Hi guys! Welcome back sa Basic Electronics. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ay ang multimeter or mas kilala sa tawag na multitester. Ang video ng ito ay para sa mga bago pa lamang sa electronics na hindi pa marunong gumamit ng multimeter. So ano nga ba ang multitester? Ano nga ba ang mga terminal nito? Paano nga ba ito gamitin? So simulan natin sa tanong na, ano nga ba ang multimeter? Ang multimeter ay isang electronic device or electronic instrument na panukat ng mga value ng electronic components. Meron itong kakayahan or meron itong dalawang test lead, pula o positive at itim para sa negative. May kakayahan itong matukoy kung ang parts ay tama pa ang reading o dapat na itong palitan. Kaya naman, ito ay best friend ng mga technician. Kung ikaw ay isang technician, dapat ay meron ka nito. Dahil halos lahat ng technician ay nakadepende dito. Ano nga ba ito gamitin? Ang multitester ay may dalawang klase. Merong analog at meron din digital. Since wala tayong analog tester sa ngayon, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang paggamit ng digital multitester. So simulan natin sa pagiging familiar sa mga symbol. Ito ang symbol para sa AC voltage. Ito naman ang sa DC voltage. Ito ang sa resistance, sa capacitor or capacitance. Ito ang sa diode test. At ito naman na sa continuity test or continuity test. Meron din tayong measurement or current measurement. So mahalaga na malaman natin ang mga symbol na ito para alam natin kung anong pipiliin natin sa oras na magte-test na tayo ng mga components. Makikita nyo rin ang mga symbol na ito sa analog tester. So, simulan natin sa AC voltage measurement. Para i-test ang alternating current voltage or AC voltage, piliin ang selector na para sa pang-AC voltage. Tandaan, kung hindi automatic voltage ang in-tester mo, dapat palagi mong piliin ang mas mataas na value ng selector kesa sa susukatin mo. So halimbawa na lang, kung magsusukat ka ng 220 volts na outlet, piliin mo ang 250 volts. Or kung susukat ka naman ng 12 volts AC, dapat mong piliin ang mas mataas dito or karaniwan ay 50 volts selector para hindi masira ang iyong tester. So sa test na ito, susukat tayo ng voltage galing sa outlet. Ipasok natin ang kabilang or ang magkabilang test lead sa outlet at tignan kung ilang volts ang nababasa natin. Ngayon naman ay magsusuka tayo ng DC voltage or direct current voltage. So ilipat lamang ang selector sa DC voltage at maghanap tayo ng battery as example. So halimbawa itong AAA battery na ito, meron itong 1.5 volts. So ilagay lamang ang pula ng ating test lead sa positive terminal at itim naman sa negative terminal. Dapat ay mahigit sa 1.5 volts ang masusukat natin para malaman natin kung ang battery ay good pa o hindi na at dapat na itong palitan. Ganun din sa AAA or double A battery. Ngayon naman ay lilipat tayo sa resistance or ang pagtitest ng resistor. So isiset muna natin ang ating meter at kumuha ng gagamiting resistor. So halimbawa itong resistor na ito,
Ilagay ang magkabilang resistor or magkabilang side ng resistor lead sa ating test lead. Walang polarity ang resistor kaya okay lang na magkabaliktad ang posisyon ng ating test lead. Tingnan ang reading at dapat ito ay tugma sa value ng resistor na iyong sinusukat. So ngayon ay sa capacitance test naman tayo. Ilagay natin ang ating tester sa ating capacitance measurement at kumuha tayo ng capacitor na iti-test. So halimbawa, itong capacitor na ito, nga pala, bago tayo magsimula, dapat natin tandaan na dapat natin discharge ang bawat capacitor na ating iti-test dahil ang capacitor ay mayroong kakayahan na mag-store ng electrical charge kahit wala na ito sa ating circuit. So dahilan ito para masira ang ating tester once na i-test natin na meron itong karga. At ilang beses na rin itong nangyari sa akin. So paalala lamang. Para mag-discharge ng capacitor off circuit or wala sa circuit, dapat natin ipag-short ang terminal ng ating capacitor. Or pwede rin tayong gumamit ng load resistor. Mga 10K, 10K resistor. At I think 5 watts ay pwede nang gamitin. Hanggang makita natin na wala nang karga ang ating capacitor. Para i-test, ilagay ang magkabilang test lead ng ating tester sa positive at negative at tingnan ang ating reading. Dapat ay parehas o mas mataas ang reading kaysa sa original value ng ating capacitor. Kung mas mababa ang reading natin kaysa sa original, ay dapat na itong palitan. Ngayon naman ay magte-test tayo ng diode. So para sa diode test, iset ang ating diode or iset ang ating tester sa diode range. Ilagay ang positive lead ng ating tester sa anode side at negative lead naman sa cathode side. Ito ang tinatawag na forward bias at makikita natin sa ating reading ang voltage bias ng diode na kadalasan ay 0.5 volts. Baligtad din naman natin ng ating diode. Dapat ay high resistance ang masukat natin dahil ito ay reverse bias. Kaya dapat ay walang voltage flow. Ngayon naman ay sa continuity test. Ang continuity test ay ginagamit para sa or para malaman ng kung ang isang linya ay putol o hindi. So kadalasan ito ay ginagamit kapag gusto mong matrace ang isang linya papunta sa isang linya. Kaya ito may buzzer para hindi ka natingin ng tingin sa tester habang naghahanap ka ng linya. Continuity test, ilagay ang isang parte ng test lead sa isang linya at sa kabilang sa kabila naman ng isa pa. Pag tumunog ang buzzer mula sa iyong tester, ibig sabihin ay walang putol ang wire mo. Pag hindi naman ay ibig sabihin ay putol ang wire mo. O hindi 'yon ang linya na tinitrace mo. Okay, so tanong ko naman sa inyo, ano ang advantage ng digital tester sa analog tester? At anong brand ng tester ang magandang gamitin para sa inyo? Pwede nyo itong sagutin sa comment section. So hanggang dito na lang muna. Kung gusto nyo ng iba pang video, mag-subscribe lang kayo sa ating channel. At para palaging updated, ay click lamang ang notification bell ng ating video. Don't forget to like the video as well. So, see you guys next time.